Mga unforgettable na wedding. Oo. Pero balita ko po, si May po ay kakasal din po. Ay, in fake news yun. Fake news yun. Totoo yun. Ano, alam mo naman mga chismis ngayon. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update. Although throwback itong pinanonood at pinapakinggan ko po sa inyo, mga kaaldab, pero respeto na lang po sa mga hindi masyado naiintindihan, mga kaaldab. Pero bago tayo magsimula at bago tayo natin talakay ng pinakamainit na update po ngayon, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. I-remind ko lang po yung video na to, baka nakakalimot po kayo. Galing po mismo sa bibig ni Henyo Master Joey De Leon, Alan K., Paulo at Mengay na wala po talagang kasalan na magaganap ngayong July. Po ba? Yan lang po talaga yung katotohanan na hindi po nila matanggap. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Medyo nakakalungkot po itong pagtatapos ng main goals, ng daddy's girls, mga kaaldab. Nakakalungkot dahil hindi man lang po talaga tinutulungan o hindi man lang daw po talaga nagpaparamdam ang GMA. Biruin mo kasi dalawang episode na lang pero nagmisto lang, kumbaga walang tulong na binibigay ang GMA Network. Although sabihin natin na okay lang kay bossing yan, okay lang naman kay sa GMA yan kasi mawawala na rin naman eh. Hindi po ba, dalawang episode na lang, dapat, ang sa akin lang mga kaaldab, dapat pinopromote po nila yon. Dapat kumbaga naglalagay na sila ng 2 days na lang, ganito ganyan. Wala eh. Hindi po ba? Wala talaga. Kaya ako, i-remind ko lang po sa inyo, ha. Dito naman po sa channel natin, updated po tayo. Kasi baka may mag-react, oh, ayan, lumalabas yung tunay mong kulay. Main fanatics ka. Hindi po, na aawa lang po talaga ako kay Mengay. Nalulungkot lang po ako talaga para kay Mengay. Well, sa tagal po kasi, almost kulang 6 na taon. Correct me if I'm wrong, ha, baka 5 years, di po ba, na magkasama tayo, magkasamang sinuportahan. Nung unang show, unang labas pa lang yan, talagang tinututukan ng mga mamis yan, mga senyor, kahit po pinaglolo ko tayo sa oras, may pagbabago. Ilan po bang, ilang beses nga po bang nireshuffle yung oras ng daddy's girls, di po ba? Comment nyo dyan, mga kaaldab. May pumunta ng 8:30, may pumunta ng ano, ganito ganyan. Tapos ang pinakahuli, 9:15 daw po inilagay yung ano, yung daddy's girls. Maglalaon-laon 9:30, 9:45 pinalalabas. Grabe, no? Gusto nila tulog na yung mga mamis, gusto nila tulog na yung mga titas. Eh alam naman po nila na karamihan ng fans ni bossing mga senior na eh. Di po ba, mga mamis? Eh siyempre kapag nagpapatulog ng bata, nakakatulog na rin sila. Minsan nagigising sila alanganing oras na. Yung tipong nasa kalagitnaan na po sila ng show. Real talk yan, mga kaaldab, ha? Sa mga magre-react, sa mga magko-komento, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Kumbaga, sinasabi ko lang naman po talaga kung ano po yung mga ginagawa nila sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Ito kasi yung daddy's girls ng una, mga kaaldab. Napakaganda, bukod kasi sa may aral kang matututunan, nakakawala pa siya ng stress. Di po ba yung tipong masayang masaya ka na, kumbaga comedy na, tapos may aral pa. Di po ba, lalo na nga po kung naandyan yung mga panahon nila Tom and Jerry, na talagang grabe. Di po ba yung chemistry ng dalawa, yung tipong matatawa ka lalo na po kay The Boy. Real talk, mga kaaldab, pero gaya na ang sinasabi natin, may mga time na ganito ganyan, ganito, di po ba? Pero hindi ito naisip ng ano eh, ng management. Real talk to, mga kaaldab, ngayon nag-iisa na lang si Mengay sa main goals. Eto, ha, sa mga hindi nakakapansin
o hindi man lang po naintindihan itong mga post ni Mengay. Kung matatandaan nyo, main goal season 3, day 1 hanggang day 7, nagbibigay siya ng update. Nagpo-promote siya. Pero, nung mapanood natin sa YouTube, bagsak po pala ang viewers ni Mengay. Yung behind the scene na pinapakita po at ipinalabas sa YouTube, biruin nyo, 19 hours, wala pang 300 views. Bagsak. Tapos yung followers ng TV5 nasa kulang-kulang 800,000. Grabe, no? Tapos 300, wala pang 300, 19 hours. Ganun po kabagsak yung main goals. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung main goals, ha. Wala po tayong masamang tinapay doon. Ang sa akin lang po kasi, parang hindi ata nasusuportahan, parang kulang na kulang ata sa suporta. Sa bagay, mga ka-Aldab, si Mengay yan eh. Umaga, ine-expect ng TV5 kahit di na natin suportahan yan. Milyon naman ang followers niyan eh. Milyon naman ang sigurado manonood niyan. Pero, gaya nga po na sinasabi natin, kung titignan nyo naman kasi sa YouTube, bagsak po talaga ang laki ng binaba. Pero gaya sinabi ko, depende pa rin po yan sa sitwasyon. Kaya po pala panay ang post ni Mengay, panay pagpo-promote sa main goals, halos lahat po ata ng mga update niya sa Instagram, puro main goals doon. Di po ba? Wala kasi siyang, sabihin na natin ang katotohanan na, kumbaga nilaglag na talaga siya ng GMA. Kasi ito, tapos nakalib siya sa Itbulaga. Kung kailangan po siya sa Itbulaga. Kung kailan wala si Alden, kung kailan wala si Maha, di po ba? Nakapagtataka lang po, mga ka-Alda. Real talk to. Alam nyo po, nakakaano lang eh, pero kasi kung titignan nyo po, mga ka-Alda, yung Itbulaga, naging comedy bar na eh. Maraming nagsasabi na wala na po daw yung dance production ng Itbulaga tuwing Sabado. Talagang kitang-kita nyo na yung pagbagsak. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Hindi ko po sinisiraan ang Itbulaga. Base po ito sa mga audience. Base rin po ito sa mga viewers na nagre-react po sa kanilang social media account. Kita nyo naman po, mga ka-Aldab, na kala mo sirko na eh. Di po ba kay Alan Kay? Kaya nga po sinabi nila, hindi kami namimigay ng pera dito, ha. Pero pwede kayo magbigay. Po ba? Para kasi tinamaan sila sa mga issue na paano yan kung wala kang ang pera, hindi mo mapapatugtog yung gusto mo. Di po ba? Ulitin ko, hindi ko to sinisiraan o wala po tayong masamang tinapay sa Itbulaga. Bumabase lang po ako sa mga reaksyon, bumabase lang po ako sa mga komento sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Totoo naman po, mga ka-Aldab, eh. Pero kayo rin pa rin po magde-decide niyan kung ganyan po talaga eh wala tayong magagawa, mga ka-Aldab, di po ba? Yan ang lumabas sa tawas eh. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. At huwag niyong kalimutang i-share po ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.